Mula rito sa PTV4 headquarters, Quezon City, kasama ang isa sa mga nangungunang broadcast journalist sa bansa, Ceasar Soriano. Tunghayan ang isang oras na paglalakbay sa Luzon, Visayas, Mindanao. Pagkilala sa mayamang kultura at tradisyon sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Samahan siya sa pagtuklas sa mga natatanging yaman ng bansa, kasabay ng pagbibigay ng mga mahalagang impormasyon para sa sambayan ng Pilipino. Magandang gabi, Pilipinas! Magandang gabi, Pilipinas! Ako po si Ceasar Soriano, nagbibigay pugay sa mga Pilipino sa lahat ng sulok ng mundo. Samahan ninyo ako sa isang oras na pagtalakay sa mga mahalagang isyu sa ating lipunan at sa mga kwentong sumasalamin sa ating pagka-Pilipino. Sa lupaing pinanday ng kasaysayan, kultura at kayamanan, nakahimlay ang mga istorya ng magpaalaala na sa likod ng tagumpay ang mga sakripisyong gumising sa kamalayan at hudyat ng pagwawaksi mula sa maling kinagawian upang tuluyan ng makabangon sa hukay ng karahasan ang pinakaiingat-ingatang pamayanan. May tuturing na pinakamalaking bayan ng lalawigan ng Capiz, ang bayan ng Tapaz, ang isa sa mga bantog na lugar sa isla ng Panay. Bukod sa mayamang kasaysayan at pagiging sentro ng agrikultura, una nang lumikha ng ingay ang naturang bayan dala ng mga kalunos-lunos na kaganapan. Ito ay nang magsimulang lumaganap ang insurensiya sa Tapaz. Masasabing sa bayang ito, unang sumiklab ang pag-aalsa ng New People's Army laban sa pamahalaan. Kaya maliban sa pagiging sentro ng Panay Island, itinuring ding sentro ng insureksyon sa naturang isla ang bayan ng Tapaz. Bunsod na rin ang bulubunduking topografiya nito, naging perpektong lokasyon ang naturang lugar para pamugaran ng NPA. Katunayan, marami sa 58 barangay na nasasakupan nito minsang naging biktima ng makakaliwang paniniwala. Mabilis na nahikayat ang mga lokal na umanib sa armadong kilusan na lalong nagpalakas sa kanilang puwersa. Kaugnay nito, walang humpay ang operasyon ng militar, kapulisan at lokal na pamahalaan upang pulpusin ang presensya ng NPA sa nasabing bayan. Sa pagkakaluklop ni Roberto Nonong Palomar bilang alkalde ng bayan ng Tapaz, isa sa kanyang binigyang prioridad ang pag-aabot ng tulong sa malalayong komunidad na kanyang nasasakupan, partikular na ang 22 upland barangays. Hindi lingid sa kanyang kaalaman ang problema ng Tapaz pagdating sa komunistang grupo at batid niyang maghihinto lamang ito kung may paparamdam sa lahat ang sinsiridad ng gobyerno. Gayunpaman, dahil sa lawak ng sakop ng Tapaz, aminado itong maghihirapan ng lokal na pamahalaan na agarang mabigyan ng lunas ang problema ng mga biktimang komunidad. Lalo pat, maliban sa isyong pangkapayapaan, may iba pang mabibigat na suliraning kinakaharap ang kanilang bayan. Diretsahan tayo, Mayor. Okay po. The military has tagged your municipality as one of the hotbeds of insurgency in the province of Capiz. How do you feel about this and what can you tell about this? Totoo naman yung kanilang assessment that the municipality of Tapaz is being tagged as the center of insurgency in the province of Capiz and also in the island of Panay. Dito nagsimula ang insurgency sa Tapaz sa province of Capiz. Why are you saying dito nagsimula? Kasi from Capiz din nala rito sa Tapaz. Nung bago pa ako nag-mayor dito, ito yung kinakatakutan na bayan because pag sinayang mong Tapaz, ito yung sabi, maraming NPA dyan. So bakit ka pupunta sa Tapaz? So yun ang connotation o yun ang brand ng aming bayan nung bago pa ako mag-mayor dito sa probinsya. Sa nakalipas na maraming taon, how would you describe your town? Ano-ano mang nangyaring mga karahasan at sinasabi mong kinatatakutan ng iyong bayan? Way back nung Marcos time, marami na ritong namatay na sundalo, marami na rin ditong namatay na mga NPA, at marami na rin ditong pinatay na mga sibilyan, ang mga
New People's Army na inakala nilang supporter ng mga military. Bago ako nakaupo dito, eh talagang itong bayan ng Tapaz, though first class municipality ito. Pero pagtitingnan mo para itong 6 or 7 class municipality. What? Bakit? Dahil matagal na pabayaan, sabi ko nga, ito yung pinakamalaking bayan dito in terms of land area. Ang teritoryo namin dito is nasa Aklan, Antique, and Iloilo. Ito ay nasa sentro ng Panay. Ito yung pinakamalaking municipality in terms of boating and land area. So pag nilagay mo to sa straight line, ito yung 520 kilometers. So ganung kalaki ang aming municipality. And 22 upland barangays dito kasi meron kaming 58 barangay. Dami ah. Oh, 58 barangay. And 22 na barangay dito ay talagang walang kalsada. 275 kilometers na walang kalsada na dyan nakatira yung aming tinatawag na mga indigenous people. Imaginin mo na walang kalsada yan. So dyan talaga nagkuta yung ating tinatawag na mga kapatid na tinatawag natin ngayong New People's Army. So madali sila makapag-recruit dahil hindi at hindi madaling mapasok itong mga kabarangay na ito nasa taas ng bundok. Nung una akong pumasok dito, pag pumunta ako sa barangay, at talaga nilalakad ko yan na mga almost about mga 8 hours na lakad yan bago makarating sa isang barangay. Yung iba, 2 araw lalakarin para makarating lang dito sa bayan. So pag tinanong mo yung mga bata dyan, pag tinanong mo kung anong gusto nila, gusto ba maging teacher? Ayaw. Gusto ba maging doktor? Ayaw. Gusto maging police? Ayaw. Gusto maging sundalo? Ayaw. Sabihin nila, gusto nila mag-NPA. Wow! Mga bata yan, ha? Bakit? Kasi yun ang kasama nila araw-araw. Ano pa ang dahilan? Bakit talaga dito ang kuta ng NPA sa buong Capiz? Yung walang sinseridad na panggobyerno. I can say that, na walang pang... In the past administration? Yes, on the past administration. Talagang walang sincerity. At puro lang pamulitika. You can just imagine na a first class municipality, ganito ang aabutan mo. Okay? Masama ang peace and order. Masama ang sistema, bulok lahat, halos bulok pero, lahat. Pero bakit kayo naging first class municipality? You're saying masamang pamamalakad. How did you become a first class municipality? Naging first class municipality ito because of the land area. Ang Tapaz is totally dependent on the internal revenue allocation, yung IRA tinatawag. Almost about 99% doon umaasa. Okay. So walang ginagawa yung mga dating nakaupo dito dahil talagang umaasa lang sa IRA. So yan ang naging sistema ngayon dito. At yung mga upland barangays na talagang walang kalsada, talagang neglected na. You have 58 barangays. 58 barangays. Of that 58 barangays, prior to your being the mayor, ilan ang saturated or infiltrated by the NPA? Halos lahat. Yung 22 barangays na, dahil yan ang dinadaanan eh. Halos lahat ng 22 upland barangays, okay. Nadadaanan yan. And then, what's funny is that ang barangay, ni walang bandera ng Republika ng Pilipinas. Oh? So makikita mo dyan na wala talagang sense of loyalty and walang sense of belonging ang mga leaders dyan because pinabayaan. With that kind of situation, na dinidescribe mo ang munisipyo nyo, years back, posible siguro na lahat ng mga tao dito may baril. Tama ka. Kasi dito, ang tinatawag ko nga dito, at hindi ito lingid sa kaalaman, ito ay parang wild, wild west. Lahat dito ng tao may baril. Okay? Why? Kasi yun ang ano dito, yun ang kahiligan dito eh. And then, ang isa pa rito, yung kaugalian, ng especially ng mga indigenous people natin, hindi uso ang demandahan. Pag pinatay mo ang isa, babalikan ka, mag-uubusan ito ng lahi. Cool. So, ganun ang sistemang inabot ko rito. Wala itong demandahan, basta ubusan ito ng lahi. May pag-atake ba? Meron bang mga panununog, extortion, ano yung scenario? Mismo dito sa baba ng bayan ng Tapaz, meron dyan mga landmines na, nilalagay yung mga New People's Army. Saan? Dyan sa parting switch, bandang switch dyan, papuntang Dumalag. May mga namatay na mga military dyan. Okay, naglagay sila ng landmines dyan. Meron din at one point na pumasok dito sila at meron ding nagkaputukan dyan sa San Jose. Okay? Meron din pamilya ritong
pinatay ng NPA because iniisip nila na ito ay masama magpalakad sa mga kanilang nasasakupan ng mga empleyado. Masakit nga rito kasi Pilipino sa kapwa Pilipino ay nagbabangayan at nag-aaway na hindi ko maisip kung ano ang dahilan. Is the absence of the military one of the reasons why dumami rin ang NPA dito sa lugar ninyo? You can just imagine, nakapitbahay namin yung Hamindan kung saan naka-house yung 3rd Infantry Division. Nandito rin sa amin yung 12 IB. Okay, malapit lang, meron kami dito ng mga detachment na military. And yet, nandito rin yung insurgency sa amin. Because yung terrain, napakahirap mo talagang pasukin ito. Okay, walang kalsada, paakit ka pa lang, alam na nila. So ito yung isang hindrance at difficulty on the part of the military to serve at magbigay ng serbisyo sa mga taga-upland na ating mga residente. At ginamit ito ng mga NPA para himukin sila na magrebelde against the government. And I believe maraming nabiktima mga katutubo ninyo rito. Correct. Maraming naniwala because the reality is na talagang wala. Walang kalsada at walang ilaw. Walang eskwelahan, walang kalsada. What? So, walang eskwelahan? Walang eskwelahan yung saan iba. Saan sila nag-aaral? Sa Nipa lang. Misan, Nipa lang talaga. Yung ano, at pag nakikita mo yung mga dating mga eskwelahan dito, makikita mo maaawa ka at matatawa ka na lang minsan. At gagdaanin mo na lang sa tawa dahil in spite of the fact na sa age of technology tayo, ganun ang aabutan mo rito. So in short, sino ang sisisihin mo? So ang sinisisi ko rito is that yung sincerity ng namumuno, okay, a sitwasyon na dapat na maresolba dahil yung national government hindi naman ang kulang. But ang problema, may pagkukulang talaga is that yung puro na lang pamulitika. Okay, you are zeroing in on mga pamamalakad, kasalanan ito ng mga past government officials dito sa inyo. Mm. Could it be that these government officials were also supporting the NPA? Well, there is a possibility. Nagbibigay ka or yung pangangailangan nila ay sinusustain mo. That is probably one of the possibility. Uh-huh. And considering also na hindi na-address yung kahirapan sa upland barangay, so what will you think? So mag-iisip ka talaga, bakit ganito ang nangyari? Meron tayong tinatawag na gobyerno, bakit ito napabayaan? So nung pagdating ko rito noong 2016, eh talagang hirap na hirap ako at hindi ko maintindihan kung saan ako magsisimula. When you run for mayor, you decided to run for your first attempt, hiningan ka ba ng NPA for the permit to win and for the permit to campaign? Sasagutin po yan ni Mayor Nonong pagkatapos po ng ilang paalala. Wala naman sigurong mahalal na politiko na magiging masama sa paningin ng tao. Diba? Lahat naman siguro na kaupo is gusto niyang pagandahin ang buhay ng kanyang constituent naman. Eh. Mm-hmm. At ang isa lang siguro dyan is dahil nga may NPA sa area, hindi may deliver ng maayos yung mga services. Kasi ang NPA, ayaw nilang magkaroon ng kalsada. Ayaw nilang magkaroon ng kuryente, ayaw nilang mag-aral ng maayos yung mga bata sa area. So, kinokontrol nila. So, masasabi natin na malaki ang role ng NPA mismo para maging ganyan yung lugar. Sila mismo ayaw nila eh. Ayaw nilang maging progresibo ang isang lugar. It's really very challenging, ano? Kaya nga nakikita ko yung role talaga ng ating LGUs, which na-appreciate ko yung ginagawa ngayon ni Mayor Palomar. Talagang he's putting in development dun sa area. Yun naman talaga yung solution. Kasi sinasabi nga namin, hindi masosolve yan ng military police dahil ang solution dito sa insurgency, meron mga marami naghihirap na mga tao, feeling nila na-ape, hindi sila na tutulungan ng gobyerno, kaya sila nare-recruit. Okay. Kaya nakikita natin, yun ang challenge. How to convince these people na yung gobyerno nyo ay sincero para sa inyo. Magandang gabi, Pilipinas! Magandang gabi, Pilipinas! Sa pagbabalik tanaw sa nakaraan ng bayan ng Tapaz, makailang beses na itong naging tagpuan ng engkwentro sa pagitan ng militar at ng New People's Army.
Kahit ang ilang mga opisyal ng gobyerno at sibilyan, hindi nakaligtas sa bangis ng armadong grupo. Pinakahuli ay noong February 28 nang pinaslang ang kapitan ng barangay Roosevelt habang pauwi sa kanilang barangay. Kinilala ang biktima na si Julie Katamin na ayon sa militar, katuwang ng otoridad sa pagsulong ng anti-insurgency campaign ng gobyerno. Katunayan, isa siya sa mga punong barangay na unang nagdeklara ng persona non grata laban sa CPP-NPA. Bunsod ng banta mula sa naturang grupo, masasabing mapanganib ang pagpasok sa serbisyo publiko sa bayan ng Tapaz. Sa matagal na panahon, kinasangkapan ng NPA ang mga lokal na opisyal upang hingian ng financial at logistic support upang mapanatiling buhay ang kanilang grupo. At dahil sa takot, ilan sa mga opisyal ang napipilitang tumalima sa nais ng armadong kilusan. Maging ang kasalukuyang alkalde ng Tapaz, saksi sa pangingikil ng armadong kilusan. Gaya ng una niyang sinubukang tumakbo sa pagka-mayor ng kanilang bayan. Subalit lalo lamang itong nagbukas sa kanyang kamalayan sa lawak ng problemang matagal na kinagisnan ng mga Tapaz noon na layo nilang putulin sa lalong madaling panahon. In your first attempt to join politics, hiningan ka ba nung nangampanya ka ng mga NPA? Ang totoo nito is that gusto nila makipagkita sa akin. At gabi noon, may kasama pa akong isa. Pumunta kami, alas 11 yata ng gabi. At, gabi? Gabi, alas 11 ng gabi. At gusto nila makipagkita sa akin. Sabi ko, puntahan natin dahil wala naman akong ginagawang masama sa kanila at wala akong kasalanan. Okay. So I want to know kung ano yung problema. Pagdating ko doon sa isang lugar, eh sabi ko, pag tayo rito na ano ng military, ay pati tayo rito patay. Sabi ko sa kanya. Pag, what do you mean, nasundan? Pag nasundan tayo ng military, kaya ako pati tayo rito madadami pag nagkaroon ng bakbakan. Okay. Oh, so, dumating kami sa area, almost about mag-alas 12 ng gabi. And then, sinalubong kami doon. Ng mga armado? Ng mga armado, di sa mga top commanders. And then, kausap ko sila. At nagkaroon kami ng diskusyon at sinasabi ko sa kanila, bakit kayo nandiyan sa kabila? Sabi ko, ako kako ng dirito nakikipaglaban dahil garit ako sa korupsyon. Ba't hindi kayo sumama at pag-usapan natin ang problema? Okay. So nagkaroon kami ng konting diskusyon at paliwanagan. But buo na ang kanilang kaisipan at mahirap mo makumbinsi. Okay? So pinabayaan ko lang sila magsalita and then later on sabi ko, kung ganyan ang sinasabi nyo, dahil ako tumatakbo, dahil galit din ako sa korupsyon. Okay, di ba pinaglalaban ninyo, galit kayo sa magnanakaw, ako galit din sa magnanakaw. So if it's possible ka ako, nasasama ako sa inyo, na para habulin natin itong magnanakaw, so, ayaw naman nila. So sabi nila, basta kailangan namin na kung sakaling manalo ka, anong gagawin mo sa bayan? Simple lang ka kung gagawin ko sa bayan. Ayusin natin at ibibigay natin yung mga panggobyerno sa tao. So, ang humingi sila sa akin ng armas dati, sabi ko, wala akong ibibigay na armas. Ano yung ibibigay kong armas sa inyo? At yan ang tulong. Sabi ko, sorry, wala talaga akong ibibigay na armas sa inyo. Wala kayong may bigay dahil wala kayong armas. Wala akong armas. Pero may pera kayo. Hindi sila nanghingi ng pera sa inyo. Hindi naman nanghingi sila ng pera. Armas ang kanilang hinihingi. So, nanghingi ng pera para ibili ng armas nila? Wala, hindi sa akin nangingi ng pera at ang iningi nila, sabi niya, may armas ka ba? Sabi ko, wala akong armas. So, at any rate, kasi may bahay ako dito na pinapagawa dati, nalaman nila yung armas ng security ng bahay ko. Okay? At yan, hindi lingad sa kaalaman, pinasok nila ito. Boss, pinasok ka? Pinasok yung bahay at nung pinasok nila yan, kinuha yung armas ng aking security doon sa bahay. So wala naman silang pinatek, kinuwala yung armas. Why did you not give in to their demand? Because wala naman talaga ako ibibigay sa kanila na barrel. Sabi ko, pero alam nila, sabi niya, may armas ka naman dyan sa bahay ninyo, sa security. Sabi ko, yes, pero may lisensya yan. So in your second attempt, you ran for mayor. Did they support you? Well, ang pagkakaalam ko, yung ibang taga-Aplan barangays, talaga kasi bago ako mag-mayor, nung natalo ako, talagang sumusuporta na ako sa mga tao rito, hindi sa NPA. Maski hindi ako mayor, nagbibigay ako ng tulong. Katulad nung pumasok ang Yolanda,
ako yata ang unang-una rito na tao na nagpadala kagad ng bigas, nagpadala ng pera. So, parating ginagastosan ko. My own little way, tumutulong ako rito sa bayan. You have 22 upland barangays in the most populous municipality in Capiz. Mm-hmm. If you're a politician, huwag na natin sabihin ikaw. Okay. The common knowledge, the usual thing. Mm-hmm. If you're a politician, would you court and ask the support of the NPA for you to win? Ganito yan eh. Isang gabi, nagkaroon kami ng meeting doon sa isang barangay Katipunan kung saan nagsimula yung NPA. So nagkaroon kami ng meeting doon kasama yung mga Council of Elders. Okay, at kasama doon yung talagang mga diehard fanatics ng mga New People's Army. So sa pagsalita ko doon, at talagang galing naman sa puso ko yung pagkasalita, sabi ko kaya ako tumatakbo dahil hirap na akong unawain kung anong klaseng sistema meron tayo. Sabi ko, dito nang galing yung aking ninuno, dito nang galing aking dugo. Sabi ko, hindi ako papayag na mamamatay tayong lahat na walang nakikitang pagbabago. Okay. So from there, nakikita ko yung mga die-hard na supporter ng New People's Army ay tumutulo yung luha habang ako ay nagsasalita. Okay. Okay. So sabi ko, ipaglalaban ko. At kung sakaling ako'y suswerte na manalo, kung wala akong magawa sa loob ng isang taon, ako'y bababa at pipirmahan ko sa inyo. Dahil sawang-sawa nakapo ko sa sistema ng pamumulitika dito sa atin. So from there, nagkaroon kami ng strong band ng mga die-hard supporter ng mga New People's Army. At ito'y makilala kong tao. So sabi nila, isa lang ang kanilang inihingi. At napakagaang ng kanilang inihingi. Kalsada. What did you do in the past 5 years? Because this is your second term already. Okay. Nung pag-upo ko rito nung una, nung 2016, talaga naman matatanong nyo lahat ng tao rito. Sabi ko nga, bulok ang sistema. Bulok ang munisipyo. Bulok ang public market. Okay? Bulok ang pamahalaan. Bakit bulok? Dahil papasok lang sila sa umaga, magta-time in. Lalabas, magiinuman na. Binago mo ang sistema. Binago ko sistema. Nagkaroon ka na maraming kalsada. Mga gusali. Unang-una, napakahirap talaga dahil ako lang siguro ang unang mayor dito na nagsuspindi. Sinuspindi ko yung mga regular na empleyado. Talagang sinampo lang. Mga naman, binalikan mo sila o nagalit ka dahil no, sa No, sinampo lang po sila dahil nagta-time in, tapos lalabas, magbebenta sa palengke, magta-time in, and then pupunta ka sa magsasabong. So, ganun. So, nung sinampo lang ko, at... Tinanggal nyo? Sinuspindi ko. Okay. Nung sinuspindi ko, at nakita nila yung aking sinseridad para baguhin, unti-unting nagbago. Maraming umiyak ditong empleyado sa akin. So, maraming umiyak, maraming nagka-curse. Bakit sinasabi yan? Bakit? O, kita nyo na, binoto nyo ngayon, wala na tayong kaligayahan. Yan ang sabi. So, sa paliwanag ko sa kanya, sabi ko yun ang gusto ko. Yung iyak ninyo, yung hinanakit ninyo, yung pagmumura nyo sa akin, that is your investment. Yan ka ko ang inyong kapital sa development ng ating municipality. And now, they have learned. Natuto na sila at na-appreciate nila yung ginagawa namin. Because pwede ko ipagmalaki na ako lang siguro ang mayor dito na walang absent. Totoo yan? Totoo yan. Walang absent. Matatanong mo sila. Wala akong undertime. Wala akong bakasyon. For 5 years and 3 months now, I have never remissed from my obligation as mayor. And parating overtawad, parating gabi na ako umuwi dito. So pag upo ko rito, pinagsabay-sabay ko lahat yan. Development ng kalsada, pagpapalagay ng itong building na ito. Because I have to put first, sabi ko, dapat ilagay muna natin maayos ang personalidad ng ating bayan. Don't you think you are dwarfing your town na parang napakalaking palasyo sa isang munisipyo lamang? What are you trying to prove? Dati kasi ang bayan namin, ang aming mga tao rito, ang tingin nila parang tagabundok, tagabukid. Para bang walang value, walang honor, walang pride. Ang tingin ng mga politiko. Pagkausap ko yung mga politiko, sasabihin nila, ay nung, taga-Tapaz ka, bibilin mo lang naman ang botante dyan na 300-500 tapos na yan.
So these are the things that really hurt, you know, pumapasok sa akin. You know, being a mayor is another thing. But to build a municipality is entirely different and it's not easy. Yun. So sabi ko, kung ganyan ang tingin ng mga tao na to sa taas, sa amin bayan, dapat kong baguhin ang tingin. So, ang una kong ginawa, tinayo ko tong munisipyo na ito. Oh, okay. And what does this symbolize? It symbolizes the pride, the dignity, the honor, the value, and the respect ng mga tao dito. Now, sabi ko, pag tinanong kayo, kasi dati pag tinatanong sila, taga saan ka, nahihiya sila. Nasabihin sila ay taga-Tapaz. At bakit may elevator pa? Because gusto ko ma-experience nila yung talagang tunay na napanggobyerno, na para pagdating nila, kasi yung mga ibang kapitan pag pumupunta sa Manila, matatawa ka nalang sa mga kwento dahil minsan nagtatanggal ng sapatos bago sumakay sa elevator, at pag sakay sa elevator, minsan hindi makalabas. Ganon ka-ignorante, yung ganon ka-sama yung kanilang inabutan dito. But of course, these are the infra projects that you have committed to the people of Tapaz. Mm-hmm. What about the livelihood projects? What about the care that they need for your hospital or health center? Yes. What are the innovations that you did? You know, first time nung magpalagay kami rito ng openings upland barangays, okay? At pagdating ko rito, wala talaga akong magamit na equipment dahil wala equipment. May ambulansya rito, sira. Okay, magbabayad ka pa ng 1,500. Sabi ko, pag ako nanalo, ang una kong gagawin is that bibili ako ng kukuha tayong ambulansya libre para sa inyo. So walang maniwala niyan. Okay. True enough, pagkaupo ko dito, yan kagad ang inuna ko ambulansya. Okay. Libreng gamot, namibigay kami rito araw-araw. Marami kasing mga taga-Tapaz ang nangarap na sana ay maibsan ang paghihirap nila dahil kayo ay agriculture municipality. Tama ka dyan. And papaano ang kanilang mga capabilities para mas lalaki yung production nila? Ano ang nagawa ng munisipyo ng Tapaz? You know, isa yan sa pinakamahirap na ginawa at iniwan sa akin ditong problema. You know, we are landed. Yan ang kayamanan namin, yung lupa. You can just imagine, 59,744 hectares. And yet, pagdating ko rito, talagang nag-stagnate. Dahil walang sistema kung anong gagawin sa mga farmers. So, isa pa, sabi ko nga, coupled with, walang kalsada yung 22 upland barangays. Ito yung tinatawag na GIDA, yung geographically isolated disadvantaged area. So, nung bumili kami ng equipment at pinabuksan namin yan sa tulo, tinulungan pa ako ng NIA, National Irrigation Administration. At yung kanilang asset in terms of resources nila at resources, pinagsama namin, binuksan namin paunti-unti. Hindi ka maniniwala. Ang una ko rito binuksan is yung heart, yung puso ng insurgency, yung isang barangay na tinatawag na Lahog. Etong Lahog, this is the heart of insurgency. Ito yung puso ng insurgency. Na walang makapasok dyan. Nagkaroon ng kalsada, nakita nila, nilagyan ko kagad ng daycare center. The building na daycare center. Nilagyan ko ng ilaw. So, ngayon nakikita nila at totoo pala ito. Okay. At pag-akyat doon ng mga equipment, you won't believe it. Niyayakap ng mga matatanda at iniiyakan na. Sabi nila, akala namin puputi ang uwak na hindi kami makikita ng ganito. So, ako mismo naluluwa dahil sa mga experience na ganyan, na iniyayakap nila yung mga equipment at sila pa nagbabantay. Wow. Mayor, kayo lang po ang mayor na sumuporta kay Pangulong Duterte nung siya'y tumakbo. Kayo ang tanging PDP laban na mayor, correct? Tama po. And papaano mo ginamit ang iyong pagiging PDP laban chairman dito sa probinsya para magkaroon ng suporta, magkaroon ng kalinga at pagpapahayag ng pagpapahalaga sa laban ng gobyerno
sa insurensiya. Papaano ang tulong na naibigay sa iyo? Sasagutin po yan ni Mayor Nonong pagkatapos po ng ilang paalala. The Three Operations Brigade are really hoping na by the end ng administrasyon ng ating Presidente, Presidente Duterte, matapos natin yung insurgency dito sa area ng Panay. Continuous yung ating pressure, relentless yung ating conduct ng focus military operation. At the same time, continuous yung conduct natin ng CSP operation. And we have here the partners, we have the PNP, who also conduct their own operation. Of course, in coordination with us. And we have the support of the Task Force LCAC. We have the support of other government agencies in ending this local communist armed conflict. Hopefully, and by God's grace, matatapos natin ito. Magandang gabi, Pilipinas! Magandang gabi, Pilipinas! Isang kwentong madalas na marinig sa mga lokal na tapas ay sa tuwing tinatanong sila kung saang bayan sila nang galing. Nahihiya silang sabihin na sila'y taga-Tapaz. Ngunit ngayon, taas noon na nilang may pagmamalaki ang kanilang pinagmulang bayan. Ito ay dahil na rin sa transformasyong naganap sa Tapaz sa mga nakalipas na taon. Unang patunay dito ang bago nilang government center. Mas pinaganda rin ang kanilang public market, bagong transport terminal, habang tuloy-tuloy din ang konstruksyon ng iba pang mahalagang pasilidad, tanda ng unti-unting pagunlad ng bayang minsang napagkaitan ng oportunidad. Sa likod ng sunod-sunod na transformasyon ng Tapaz, malaki ang pasasalamat ni Mayor Nonong Palomar sa patuloy na pag-agapay ng national government sa kahilingan ng kanilang bayan. Katunayan, 6 na barangay sa Tapaz ang makatatanggap ng tigda 20 milyong piso mula sa Barangay Development Program ng NTF-LCAP. Para kay Mayor Palomar, patunay ang suportang ibinubuhos ng national government sa sinsiredad ng Administrasyong Duterte na tapusin ang suliranin sa insurensiya. Kaya sa kabila ng mga bantang pampulitika sa kanilang rehiyon, kumpiyansang ipinagmamalaki ng alkalde ang hakbang ng Pangulo para sa mga bayang makailang beses ng binigo ng panahon. Kayo lang ang tanging sumuporta na mayor nung tumakbo si Presidente. Kayo naging PDP chairman ng buprobinsya. So, can we say na kayo ay nakaramdam ng pagpapahalaga at pagkalinga ng national government ni Pangulong Duterte sa inyo? Sa totoo, hindi naman to sa pagbubuhat ng bangko ng ating presidente. Okay? Pero dito ko lang nakita sa taon na ito, na ating presidente, ang kanyang sinseridad. Dahil nang tumakbo ko dito noong 2016 as an independent, na sinuportahan ko siya. Dahil itong Capiz, kilala ito as a liberal country. Liberal ito eh. So ako lang mismo rito sa buong province of Capiz na nag-iisang humiwalay sa One Capiz. Gaano kahirap ang mag-iisa? Well, talaga napakahirap kasi sa inyo nakatutok ang kanyon. Pero binangga mo yun? Binangga ko ito. At hindi ka tumahimik? Hindi ako tumahimik. Kung ganito nang ganito ang sistema, para ano pat nabuhay tayo? Sabi ko sa kanya, kumpleto na rin ako sa buhay, ang karangian. Pero ang kawawa ka ko, yung mahirap, lalong naghihirap. So, marami ang nagdaan dito. And yet, ganito pa rin ang sitwasyon. Nangani ba ang buhay mo nun? Buhay na ko. Eh, ang death threats ko, kinakain ko sa umaga, tanghali at gabi. Hindi galing sa NPA? Well, hindi ko na alam kung kani-kanino galing, pero sinasabi ko na sa sobrang pananakot nila sa akin, tapang na iwan. A true leader is a leader that is not afraid of anything. A true leader is not a leader that, you know, must take a critical decision, no matter what. Ano pa ang nagawa ng national government so, para nung, sa bayan? Nakaupo ng ating mahal na presidente, at sumulat ako sa kanya, pinaalam ko, at alam din ang military ang problema ng bayan na ito, insurgency. Sabi ko, pagtulong-tulungan natin ito.
Dahil ang kalaban kako natin dito is not the insurgency, but yung kahirapan. Dahil ako'y naniniwala na kung ang tao ay busog at kompleto ang kanilang pangangailangan na nakakaratim ang tunay na panggobyerno, walang magre-rebelde sa gobyerno. Dahil ano pa, libre na lahat eh. May kalsada ka, may ilaw ka dyan, may hanabuhay sila. Pag nagkasakit sila, mayroon silang ospital na pupunta na walang bayad. These are the things that I would like really to in place in this municipality. So anong nangyari sa tulong? Ang mahal na presidente natin, nagpadala sa atin dito ng pera. Sabi ko nga. At based doon sa napadalang pera, unfortunately, napunta ito at nawala sa bahay camp sa Kongreso. So nakarating na rin ito. At alam na rin ito ng karamihan, that's why yung kinagagalit ko rito, yung district engineer dito na napakatagal na, hindi malang nakita yung problema namin dito sa Tapaz na walang kalsado yung upland barangays. How much did the president give? The president gave me almost about 700 plus million. Nawala? Nawala yung 700 million. So hindi natupad ang kalsada? Hindi natupad yan. Anong naging epekto nun, Mayor? Nung hindi natupad? Yung 700 million na daan sa? Yung 700 million na hindi natupad, pinaliwanag ko uli sa tao. Sabi ko, hindi nagsisinungaling ating Pangulo. Binigay yan, but unfortunately, pagdating sa Kongreso, nawala at napunta sa iba. Nung huling meeting namin kay Presidente nung September 28 or 29, okay, ni-reiterate ko ulit sa kanya to, Mr. President. Maraming salamat po, sabi ko, sa tulong mo, kasi nagpatawag siya ng meeting sa amin. Limited lang ang pinatawag niya, yung ilang governor at ilang congressman. At ako lang yata nag-iisang mayor doon na pinatawag niya. So sinabi ko sa kanya ang problema ng Tapaz. At sinabi ng Presidente, hahanapan uli kita ng pera. Okay. At pakiayos mo, kung pwede, ayusin nyo na yung problema dyan sa Tapaz. Yun ang sabi sa akin ng Presidente. True enough, maraming tumawag sa akin ng mga secretary, undersecretary. Okay. So, in-expect ko na lang ngayon yung darating na tulong. Anim ang nabigyan dito ng assurance ng LCAC funds na 20 million. Uh-huh. Pero this will come, I'm hoping and I'm championing, gina-champion ko to na kung pwede may habol ngayon 2021. Mm-hmm. Pero ang sabi ng DILG sa akin, eh malamang 2022 na ito. Ay, nako, kung 2022 pa ito, eh may move nga na i-define yung funds nyo. Yan ang nga sinasabi ko sa kanila. Baka hindi masali, Mayor. Yan ang nga sinasabi ko, even kay Yusek Loren Badoy at kay General Parlade, sinasabi ko, yun na, pakitulungan na lang dahil kako, importante ito na maisama ngayon 2021. Kung 2022 pa yan, ibang ball game na naman ang harapin natin dyan. Okay. So, I do not know what will happen at the end of the day. Okay. But as far as we are concerned, we have done our part. We have done everything to consolidate and to prepare yung lahat ng kailangan. We already did prepare yung lahat ng kailangan nila. Having said that, maraming nabago, maraming nangyaring pagunlad, pero nabulaga ang buong Kapis, particular na ang Tapaz. When the CIDG went here and conducted a raid at may namatay na siyam na sinasabing NPA. What was your stand to that? Totoo ba na nanlaban ang mga napatay? Or doon ka naniniwala sa mga sibilyan na nagsabing hindi nanlaban? Nung nangyari kasi yan, I am on leave na sa Manila ako because of the Christmas break. Okay. That was really my first time na pumunta sa Manila after several months because of the COVID. Okay. Almost isang taon yata ako hindi nakauwi. Okay. And nagulat na lang ako, that's bigla kong bumalik dito dahil yun ang resulta na nalaman ko na pumasok ang CIDG at saka military, na nagbayad ang military, na inakit yung siyam na barangay at minamatay dito na sinasabing mga supporter and diehard NPA. So pagbating ko rito, nag-iiyakan yung mga pamilya. And tinanong ko, bakit nagkaganito? Sabi ko, yun ang nga nangyari dyan. At ako naman, sabi ko, ayusin natin ito at gusto kong malaman, paiimbestigahan ko yung problema na ito. That's why I called for a meeting sa milita, sa CIDG. Pumunta rito si Regional Director Miranda. Pumunta rin dito si General Season. At inimbitahan ko rin si Yusek Loren Badoy. Pumunta rito.
At para ayusin, ano ba talaga? Sino ba talaga? Ang sabi ko, sino ba talaga ang may mali? Instead of instigating the situation na palakihin ito, sabi ko, let's pray at the end of the day, may Diyos tayo na kung hindi mabigyan ng hustisya dito sa lupa yan, sa langit probably bibigyan yan. That was December 3rd, December. Lately, I think that was the month of August, merong isang militar na hinarang, dinukot, walang awang pinagpapatay. What's the details of that? And I want to know if you condemn this violence na ginawa ng NPA. Actually, nagpalabas na ako ng statement dyan. Kasi nang nangyari yan, nandito yung gobernador namin, si Nonoy Contreras, nagbibigay ng, I think, para doon sa isang organization. Yung isang aking aide na security, binulong sa akin na may dinukot na military. Okay? Right there and there, naghahanap ako ng cellphone, lobas ako, at kumukontak ako kung sino pwedeng kontakin na huwag gagalawin yung military. Okay? Sinong kinontak mo? Kumukontak ako doon sa Lahog, kasi taga-Lahog daw eh. Okay? Yung kapitan sa Lahog, kinukontak ko. Okay. Okay, na huwag gagalawin at kung ano man. So, bakit kapitan ang tinawagan niyo? Kasi ang information na nakarating sa akin, papunta rito yung kapitan at saka yung asawa ng isang napatay na supporter ng NPA, si Roy Higanto, kasama yung asawa, yung babae, para hihiram yata ng ambulansya o anong gagawin dito. Doon nakasakay daw yung military. So yun ang kinukonta ko. Okay. So, wala pang 30 minutes, so less than 30 minutes, biglang bumalita sa akin na pinatay yung military. So, sabi ko, bakit pinatay? So, nagpaano na kagad ako, so, yung kung saan nakaangkas si Villasis, ito yung asawa ni Roy Higanto. Ito yung babae, yung asawa niya na napatay nung December 30. Okay. Itong babae na to, na si Mrs. Higanto, siya pa mismo nagmamakaawa doon sa mga tinatawag nating New People's Army na huwag gagalawin yung military. Pinatay daw at nagtinalian yung kamay at binaril. Okay? At sinasabi, ikaw yung nag-guide at ikaw yung mga nagturo doon sa mga napatay noong December 30. Yun ang allegation nila. Okay. How would you describe the way he was killed by the NPA? Well, this is really barbaric. And then sabi ko nga, kung kinikilala niyong kaaway yan, na-captured niyo na, dapat hindi niyo pinatay. Because under the human rights, na-protected yan eh. So galit ka sa NPA? Galit talaga ako dahil galit ako sa ginawa nila. And you want government troops to storm them, to do some operations? Well, that is not the solution if you will really ask me. Because this will not be resolved. So you're not in favor? I'm in favor, but not to this, sabi kong, confrontational na magpapatay ng Pilipino sa kapwa Pilipino. Ang akin lang dito is that if we can really, because we have been doing this for the past 52 years, well, I'm not saying that I'm in favor, but if it's, kung maiiwasan ito, iwasan natin. Ang sa akin is that alamin natin, ano ba't punot dulo nito? If we can only bring governance, itong executive order ng ating Pangulo, Executive Order 70, yung whole of the nation approach. These are inclusive and sustainable peace development. Because ito'y labanan ng propaganda. Okay. Ang propaganda ng mga NPA, ito yan, masama ang gobyerno. Dapat, kung ano yung propaganda nila, eh dapat sagutin natin ng aksyon. Because I believe at the end of the day, ang armas ay hindi ginawa yan para pumatay ng tao. But it could pressure the NPAs not to do this kind of actions. They're violating the human rights even for the soldiers. I agree with you. And that's the main reason why nung nangyari nga ito at nagkaroon tayo ng LCAC, marami nang nagbalik loob na mga dating diehard supporter ng mga New People's Army, nagbalik loob na sa gobyerno at talagang isinumpanan nila at nagbigay na sila nga ng tinatawag dito ng pananalita na hindi na sila welcome sa barangay nila. Marami pa siguro tayong gagawin ditong sakripisyo para ito talaga ay makuha natin yung mailap na tinatawag natin peace. If we can really show the sincerity of both parties, okay, yung party ng gobyerno na ganito yung inaano niyan, at nakikita ngayon ng mga kababayan natin sa upland barangays na ito pala yung tunay na gobyerno,
sino pang sasama sa kanila? Mayor, sorry to ask you this. May mga politiko na naglalaro. Yes. They can't just say, I condemn, I do not support, because they are doing that for political survival. Marami nagsasabi na kayo daw ay malakas ang suporta sa militar. I am just curious, dahil may mga relatives na nagtatrabaho sa inyo dito ngayon, na ini-employ nyo. Totoo po yan. Relatives ng MPA. Hindi ba kayo natatakot na baka gamitin ito ng inyong makalaban na kayo, in one the other, naglalaro, namamangka sa dalawang ilog na kayo'y sumusuporta sa MPA because you are helping the relatives work in your LGU. Totoo po yan. At sabi nga nila na ako'y malapit sa military. At sinasabi nila ako naman malapit ang loob ko sa mga mamamayang nanghihirap. Okay? Because hindi ko naman pwedeng talikuran ng isa, yakapin ng isa. Ang tingin ko po rito ay pantay-pantay. Ngayon, sinasabi niyo po na may mga kamag-anak, yung mga nasa taas ng bundok na tinatawag nating kapatid na naliligaw ng landas. Totoo yan because kung pababayaan ko itong mga kamag-anak nila na walang hanap buhay, saan ito pupunta? Kasama sa kanila. So ang sa akin is that kinukuha ko ito, pinagtatrabaho ko rito, may output sila, marangal ang kanilang hanap buhay. Hindi ko iniisip na magiging espiya sila dito dahil wala naman silang i-espiya on the first place. Anong espiya nila rito sa akin at ano espiya nila sa kanilang pinagtatrabahuan? Gusto ko makarating yan sa kanilang mga kamag-anak na itong panggobyerno na ito ay tunay ng gobyerno na hindi namimili. Kahanga-hanga po ang inyong posisyon. Kayo po ay sumusuporta sa militar. Ano kaya ang kulang pa na suporta ng militar sa inyo? Na especially nagkaroon tayo ng community support program. Okay? Nagpadala tayo ng mga military sa taas ng bundok. These are our ambassador of peace. Tutulong yan sa inyo. At kung anong problema nyo, sabihin nyo sa kanila. Yung sinasabi ko sa iyo kayo ng lahog, ngayon para sila magkakapatid. Na dati mailap na isang barangay ay ngayon nagsasama-sama ang military at saka ang mga mamamayan dyan sa barangay na yan at iba pang barangay. At ngayon, pag nakita nilang ganun pala, yayakapin yan ng buong barangay. And dati na yung hinihiko nga sa ating mga military na huwag itong tigilan dahil ipakita natin ang ating sinseridad. Kung nakikinig man ngayon si Corporal Villasis galing sa ama ng bayan ng Tapaz na sinasabing napakagulo noon, hotbed ng insurgency, ano ang masasabi mo at mensahe kay Corporal Villasis? Sa akin, para siya isang bayani. Isang bayani. Nung kanyang libing, pumunta ako sa kanilang sa bahay nila dyan sa Sigma. Kausap ko yung asawa. At yung mga, ako'y naaawa dahil maliliit pa yung mga anak. Did you cry? Sa loob ko, yes. Why? Dahil you can just imagine na itong maliliit na bata na ito, lalaki na walang ama. For what? Anong dahilan na bakit ang mga batang ito lalaki na walang ama? Yung asawa, asawang babae na naghihintay sa bahay, gaano katagal niya itong iisip-isipin na wala na siyang asawa? So hindi mo ito pwedeng bayaran ng pera? Sabi ko nga, tinulungan namin ito at sabi ko, yung iyong anak gagawin naming scholar at tutulungan ko yan hanggang makatapos. Sabi ko doon sa asawang babae. At sa akin, si Villasis, isa sang bayani. Marami ng bayani na nagbuwis ng buhay dito sa Pilipinas. At itong mga bayani na ito, hanggang ngayon, hindi natin makakalimutan dahil para ma-attain natin itong tinatawag natin demokrasya. What about your message to the 9 civilians that they say were NPAs
that were killed. Kung nakikinig sila ngayon. Kung nakikinig man yung kaluluwa nila, paulit-ulit ko itong sinasabi dahil yung isa ron talagang malapit na malapit sa akin, si Roy Higanto. Kumpare ko pa yan. So, masakit sa puso ko na nawala itong kaibigan ko na tinuring kong matalik na kaibigan dahil siya ang una kong nilapitan para makapasok ako at makausap ko yung mga New People's Army sa taas. Okay. Dahil naghahanap ako ng tulay na gusto kong ipahatid, ipakita ang sinsiridad ng panggobyerno natin ngayon. Sabi ko, probably this is not the fault ng kayo o ng military o ng ano, but this is the fault of circumstances. You've done a lot of things. Several years, nagsilbi kayo, pinilit niyong sarili mo na masolve ang insurensiya. Malapit na bang matapos ito? Naniniwala ako na lahat ng problema may katapusan. At hindi magtatagal, itong bayan ng Tapaz ay kikilalanin isang progressive municipality and well-developed municipality na magiging modelo dito sa province of Capiz. Ngayon niya, kinaiingitan na itong bayan namin. Dahil tinitingala na ito. Yung mga tao namin dito, na dating ikinahiya kung saan sila galing, ngayon pag tinanong mo sila, taga-Tapaz ako, nakataas ang kanilang ulo. Why? Because meron na silang pride, value, and honor, and dignity. Kulang pa ba ang mga proyekto ninyo at programa para mapapaba ang mga nalalabing mga NPA sa bundok? Marami pa kami pagkukulang. Yes or no, sir? Kulang pa. Yes. Is that the reason why you are running again for mayor? I have my last term for another 3 years. At sinabi ko nga sa kanila, kung ako'y papala rin, ibubuhos ko talaga rito yung natitira kong panahon dito sa agrikultura at saka sa pangkalawasan, yung sa health. That is my ultimate at saka yung pagsisimento ng kalsada. That's it. Your last word for your constituents. Ay, maraming salamat din, Cesar. Ang aking lang huling gustong ipaabot sa aking mga kabayan dito sa Tapaz is that itong administrasyon po namin ay administrasyon na para sa inyo. Hindi po ito para sa amin, kundi para sa inyo. Kaya ito pong aming munisipyo o inyong munisipyo ay bukas para sa inyo. At kung may problema kayo, lapitan nyo lang po ang inyong habang lingkod at ako lahat, parati po ako nagkasabi sa inyo, puro oo ako at hindi ako humihindi. Mayor Lunong, maraming salamat sa iyo. Maraming salamat. Hindi pa man tuluyang natitigil ang pagtanak ng dugo sa bayan ng Tapaz. Buo ang tiwala ng lokal na pamahalaan sa taong bayan na iisa ang kanilang direksyong nais tahakin para sa kanilang bayan. Mula sa mga serye ng karahasang patuloy na gumigimbal sa kanilang kapayapaan, marahil ito na ang magbubuka sa kanilang mata na walang maidudulot na mabuti ang madugong laban ng Pilipino sa kapwa Pilipino. Kung magtutuloy-tuloy din ang sinserong pagbibigay pansin ng pamahalaan sa ugat ng karahasan, abot-anaw na ang pangarap na kapayapaan at kaunlaran. Hanggang sa muli, ako po si Ceasar Soriano. Maraming salamat at ito ang programang Magandang Gabi, Pilipinas!